Number 1. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong. A. Papuntang bangketa. B. Papalayo sa bangketa. C. Kahit anong direksyon. B. Papalayo sa bangketa. Number 2. Ang sasakyan ay nakaparada o parked kung A. Nakatigil ng matagal at nagsasakay ng pasahero. B. Nakatigil ng matagal at nagbababa ng pasahero. C. Nakatigil ng matagal at patay ang makina. C. Nakatigil ng matagal at patay ang makina. Number 3. Ano ang pahulugan ng patay sindang kulay pulang ilaw trapiko? A. Maghintay ng berdeng ilaw. B. Bagala ng takbo at tumuloy ng maingat. C. Huminto at magpatuloy kung ligtas. C. Huminto at magpatuloy kung ligtas. Number 4. Anong dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa? A. Biglang lumiko at bumusina. B. Magbigay ng hudyat o senyas na hindi kukulangin sa 30 metro ang layo. C. Ipagwalang bahala ang hudyat. B. Magbigay ng hudyat o senyas na hindi kukulangin sa 30 metro ang layo. Number 5. Sa paglipat-lipat ng linya, dapat kang sumenyas, tingnan ang rear view mirror at A. Tingnan kung may paparating na sasakyan. B. Bumusina. C. Sindihan ang headlight. A. Tingnan kung may paparating na sasakyan. Number 6. Sa highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot o mag-overtake kung sa iyong panig ay A. Tuloy-tuloy na puting guhit. B. Putol-putol na dilaw na guhit. C. Tuloy-tuloy na dilaw na guhit. B. Putol-putol na dilaw na guhit. Number 7. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay A. Nagpapatunay na mahusay kang driver. B. Maaaring ikaw ay masangkot sa aksidente. C. Nakakatipid sa gasolina. B. Maaaring ikaw ay masangkot sa aksidente. Number 8. Mapanganib ang paliko ng kaliwa kaysa sa kanan sapagkat A. Mabilis ang sasakyang galing sa kaliwa. B. Kailangang maging listo sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa o kanan. C. Maraming linya ang kalsada. B. Kailangang maging listo sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa o kanan. Number 9. Ang pinakaligtas sa ultimatum kahit may karapatan sa daan ay A. Huwag ipilit ang karapatan. B. Bumusina. C. Laging ipilit ang karapatan. A. Huwag ipilit ang karapatan. Number 10. Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan? A. Ang sasakyang papasok pa lamang sa rotonda. B. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. C. Ang sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw. B. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Number 11. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side at rear view mirror ng A. Mabilis o madalian. B. Hanggang gusto mo. C. Hindi kukulangin sa 1 minuto. A. Mabilis o madalian. Number 12. Maaari kang lumusot o mag-overtake sa kanang bahagi ng sasakyan kung A. Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa 1 direksyon. B. Ang kalsada ay salubong ang daan o two-way. C. Malapad ang bangketa. A. Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa 1 direksyon. Number 13. Ang mahuhuling lasing sa alak o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay may parusang A. Pagkasuspinde ng lisensya. B. Multa at pagkabilanggo. C. Tama lahat ang sagot. C. Tama lahat ang sagot. Number 14. Bago umalis sa paradahan, dapat mong A. Suriin ang paligid bago magpatakbo. B. Bumusina. C. Magpatakbo kagad. A. Suriin ang paligid bago magpatakbo. Number 15. Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensyang non-professional ay A. 18 taong gulang. B. 16 na taong gulang.
17 taong gulang. Number 16. Matapos kang lumampas o mag-overtake at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya ng ligtas, kailangan mong A. Tingnan sa rearview mirror ang iyong nilagpasan. B. Lumingon sa nilagpasan. C. Huminto. A. Tingnan sa rearview mirror ang iyong nilagpasan. Number 17. Sa isang intersection na may stop sign, dapat kang A. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib. B. Huminto at magpatuloy kung walang panganib. C. Magbigay daan sa mga sasakyan mula sa kanan o kaliwa at magpatuloy kung walang panganib. B. Huminto at magpatuloy kung walang panganib. Number 18. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang A. Karangalan. B. Pribilehiyo. C. Karapatan. B. Pribilehiyo. Number 19. Ang lisensyang non-professional ay para lamang sa A. Mga pribadong sasakyan. B. Pampasaherong sasakyan. C. Anumang uri ng sasakyan. A. Mga pribadong sasakyan. Number 20. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? A. Maghanda ng kagamitang pangkumpuni ng sasakyan para handa kung masiraan ng sasakyan. B. Planuhin ang ruta at ikondisyon muna ang sasakyan. C. Tama lahat ang sagot. C. Tama lahat ang sagot. Number 21. Ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko? A. Senyas upang patakbuhin ang sasakyan. B. Huminto sa nakatakdang linya. C. Maaari kang tumuloy, bagalan lamang ang takbo. A. Senyas upang patakbuhin ang sasakyan. Number 22. Ano ang kahulugan ng patay sindang ilaw na pulang ilaw trapiko? A. Huminto sa nakatakdang linya. B. Huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung walang panganib. C. Bilisan ang pagpapatakbo. B. Huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung walang panganib. Number 23. Ano ang kahulugan ng dilaw na signal trapiko? A. Huminto. B. Humanda sa paghinto at malapit ng sumindi, ang ilaw trapiko na kulay pula. C. Maaari kang tumuloy, bagalan lamang ang pagpapatakbo. B. Humanda sa paghinto at malapit ng sumindi, ang ilaw trapiko na kulay pula. Number 24. Ano ang kahulugan ng berdeng signal trapiko? A. Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan. B. Huminto. C. Bagalan ang pagpapatakbo. A. Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan. Number 25. Ano ang ibig sabihin ng berdeng palaso na signal trapiko? A. Hindi pinapayagan ang pagpasok sa intersection na itinuturo ng palaso. B. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa o kumanan. C. Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid. B. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa o kumanan. Number 26. Ang isang driver ay itinuturing na professional kung A. Kaya niyang magmaneho ng kahit anong uri ng sasakyan. B. Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero. C. Siya ay bihasa na sa pagmamaneho. B. Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero. Number 27. Ano ang ibig sabihin ng puting linya sa daan? A. Naghahati sa mga lanes na tumatakbo sa isang direksyon. B. Naghihiwalay sa trapiko na tumakbo sa isang direksyon. C. Palatandaan na maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwang direksyon. B. Naghihiwalay sa trapiko na tumakbo sa isang direksyon. Number 28. Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na A. Pinapayagan ang paglusot sa kanan. B. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan o kaliwa. C. Pinapayagan ang paglusot sa kaliwa. C. Pinapayagan ang paglusot sa kaliwa. Number 29. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na
A. Maaaring lumusot pa kaliwa o pa kanan kung walang peligro. B. Ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. C. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan. A. Maaaring lumusot pa kaliwa o pa kanan kung walang peligro. Number 30. Kailan dapat magdesisyon ng isang driver? A. Kung buhol-buhol na ang trapiko. B. Kung mahusay siyang magmaneho. C. Habang siya ay nagmamaneho. C. Habang siya ay nagmamaneho. Number 31. Hindi dapat lumusot o mag-overtake sa paanan ng tulay sapagkat A. May tumatawid. B. Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan. C. Makipot ang daan. B. Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan. Number 32. Ano ang kahulugan ng patay sinding dilaw na trapiko? A. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib. B. Huminto at hintayin magbago ang ilaw. C. Hintayin ang berdeng ilaw. A. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib. Number 33. Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw? A. Maaaring lumusot o mag-overtake. B. Bawal lumusot. C. Tama lahat ang sagot. B. Bawal lumusot. Number 34. Ayon sa batas, hindi ka maaaring magmaneho ng matulin, maliban kung A. Walang panganib. B. Naaayon sa takdang bilis o tulin ang pagpapatakbo. C. Tama lahat ang sagot. C. Tama lahat ang sagot. Number 35. Ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho ng A. Kahit anong uri ng sasakyan. B. Sasakyang nakasaad sa lisensya. C. Pampasaherong sasakyan lamang. B. Sasakyang nakasaad sa lisensya. Number 36. Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? A. Silawin din ang nakasalubong upang magbaba ng ilaw. B. Tumingin ang bahagya sa gawing kanan ng kalsada. C. Titiggan ang nakakasilaw na ilaw. B. Tumingin ang bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Number 37. Kung parating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin? A. Magmarahan o bagalan ng takbo bago dumating sa kurbada. B. Bilisan ang takbo habang nasa kurbada. C. Magpreno ng bigla habang tumatakbo sa kurbada. A. Magmarahan o bagalan ng takbo bago dumating sa kurbada. Number 38. Ano ang kahulugan ng senya strap i kung kulay pula na tatsulok ang hugis? A. Nagtatakda. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay impormasyon o kaalaman. B. Nagbibigay babala. Number 39. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asol at puti na parihaba o parisukat ang hugis? A. Naguutos ng direksyon. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay impormasyon o kaalaman. C. Nagbibigay impormasyon o kaalaman. Number 40. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay pula na pabilog, octagon o baligtad na tatsulok? A. Nagtatakda o nagbabawal. B. Nagbibigay babala. C. Naguutos ng direksyon. A. Nagtatakda o nagbabawal. Number 41. Ang dalawang dilaw na linya na tuloy-tuloy ay palatandaan na A. Maaaring lumusot pa kanan. B. Peligroso ang lumusot pa kanan. C. Maaaring lumusot pa kaliwa. B. Peligroso ang lumusot pa kanan. Number 42. Kung ang driver ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito pay taas, nakakatiyak ka na siya ay A. Kakaliwa. B. Kakanan. C. Hihinto. B. Kakanan. Number 43. Kailangang magbigay ng senyas kung kakanan o kakaliwa ang driver sa darating na interseksyon sa layong A. 15 metro.
B-60 metro. C-30 metro. C-30 metro. Number 44. Kung gusto mong magpalit ng lane sa highway, kailangang mag-signal. A. 10 segundo bago gawin ito. B. 5 minuto bago gawin ito. C. 1 minuto bago gawin ito. A. 10 segundo bago gawin ito. Number 45. Sa nakamotorsiklo na may balak lumiko pa kanan, ang dapat gamitin na senyas ay A. Kaliwang kamay na nakataas. B. Kanang kamay na diretsyong nagtuturo pa kanan. C. Kanang kamay na nakataas. A. Kaliwang kamay na nakataas. Number 46. Ang kailangan distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay A. Sinlaki ng sukat ng dalawang sasakyan. B. Sinlaki ng sukat ng isang sasakyan. C. Sinlaki ng sukat ng tatlong sasakyan. B. Sinlaki ng sukat ng isang sasakyan. Number 47. Saang lugar hindi ka dapat lumusot o mag-overtake? A. Sa sangandaan o intersection. B. Sa paanan ng tulay. C. Tama lahat ang sagot. C. Tama lahat ang sagot. Number 48. Ang paggamit ng huwad o fake na lisensya ay ipinagbabawal at may parusang. A. 1,500 piso at 6 na buwan na hindi makakakuha ng lisensya. B. Pagkabilanggo ng hindi hihigit sa 6 na buwan. C. 300 piso. A. 1,500 piso at 6 na buwan na hindi makakakuha ng lisensya. Number 49. Ano ang dapat gawin kung pinahihinto ng pulis? A. Huminto at ibigay ang lisensya at ibang papeles ng sasakyan kung hinihingi. B. Huwag pansinin ng pulis at bilisan ang pagpapatakbo. C. Huminto at makipagtalo sa pulis. A. Huminto at ibigay ang lisensya at ibang papeles ng sasakyan kung hinihingi. Number 50. Ang dalawang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na. A. Ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. B. Maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro. C. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan. B. Maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro.